ginhita ng ilang kongresista at senador si Deputy Speaker Rodante Barcoleta matapos itong ibunyag sa publiko ang umano'y katiwalaan na nagaganap sa ilang tanggapan ng mga politiko. Sa kanyang pahayag, inilahad ni Barcoleta ang mga umano'y anomalya at irregularidad sa paggamit ng pondo ng pamahalaan, partikular na sa mga proyektong pampubliko. Dahil dito, ilang mambabatas ang naghayag ng kanilang pagkadismaya at pagtutol sa naging hakbang ni Barcoleta. Ayon sa mga kritiko, ang paglalabas ng impormasyon ay hindi napapanahon at maaring makaapekto sa kredibilidad ng ilang institusyon. Pinagsabihan din si Barcoleta na maging maingat sa kanyang pahayag upang hindi makasira sa imahe ng Kongreso at Senado. Sa kabila ng mga batikos, nanindigan si Barcoleta sa kanyang mga pahayag at sinabing tungkulin niyang ipaalam sa publiko ang mga nalalaman tungkol sa maling paggamit ng pondo ng bayan. Ani niya, patuloy siyang magsasalita para sa interes ng taong bayan at umaasa siyang magkakaroon ng masusing imbisigasyon sa mga inihayag niyang anomalya. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Tapos niyang depensahan si VP Sara doon sa kamara. Ito, sunod-sunod na ang parusa na kalbaryo na naigawad sa kanya. Una, tinanggalan siya ng pwesto bilang Vice Chairman ng Committee on Good Government and Public Accountability. Ito, nung natapos yung session sa Kamara kahapon, nako, tinanggalan pa siya ng vice chairmanship at membership sa apat na committees. Ito, pakinggan natin itong balita ng UN TV. Sabi, ano yung dahilan ng pagkakatanggal kay Congressman Barcoleta sa House Committees at may reaction na ba siya ukol dito? Agad sa huling session day ng Kamara bago mag-recess ang Congress, pinagtibay sa plenaryo ng House of Representatives ang pagkatanggal kay saging partyless Representative Rodante Barcoleta sa ilang House Committees. Walang binanggit na dahilan sa pagkatanggal ni Congressman Barcoleta sa House Committees on Energy, Justice, Public Accounts at Constitutional Amendments. Dating Vice Chairperson ng House Energy and Justice Panel si Barcoleta. Ang musyong ito, inihain ni Deputy Majority Leader Iloilo City Representative Jam Baronda. Si Manila Teachers Partyless Representative Virgilio Lacson naman ang hahalini sa committee membership ni Representative Barcoleta. Pagkat natin ang naging pahayag. Mr. Speaker, on the part of the majority, I move to nominate and elect with the commission on appointment, with the committee on energy, with the committee on justice, to the committee on public accounts and consi amendments, Representative Virgilio Lacson, Vice Representative Rodante Barcoleta. So move. Is there any objection? Chair here stand. Motion is approved. Kinilang taga-suporta ni Vice President Sara Duterte si Congressman Barcoleta. Nito lamang digwan ng Setyembre ng tanggalin ng kongresista sa pagiging Vice Chairperson at Membro ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Sa ngayon, wala pang reaksyon dito ang kongresista. Balik sa'yo, Aga. Maraming salamat, Rosalie. Okay, so yun po. Ulitin ko, napakalungkot na pangyayari ito dahil halos wala nang committee siguro na hinahawakan o member itong si Congressman Barcoleta. I'm not sure, ha? Kasi Committee on Good Government and Public Accountability. Yan, unang tinanggal. Itong bago lang apat na committees. Committee on Energy and Justice, parehas na vice chairman siya dyan, tinanggal din. Tapos yung Committee on Public Accounts and Constitutional Amendments, dalawang committee members siya, tinanggal din. So ano pang naiwan kay Congressman Barcoleta? Wala na.
So, hintayin natin ano ang reaksyon ni Congressman Marcoleta. Sigurado magsasalita yan. O, kayo naman, ano ang masasabi nyo tungkol ito? Walang, sa kamera, walang binanggit na dahilan. Kailang, alam na ang dahilan. Okay? So, very obvious naman yung dahilan. So, ano ang masasabi nyo dito sa nangyayari sa kamera? Okay, may subscriber ako, kaibigan. Shout out ko na lang si Chris Torres. Nag-message siya sa akin kaninang umaga. Tungkol ba sa nangyayari sa kamera, pati na rin sa Senado. Sabi niya, General, na nakakalungkot na pangyayari. Basahin ko ayong kanya. Good evening, General. At the Ilocano din i-translate ko. At the Mabuyak TV News. Anyamotin sitwasyon ng mga mambabatas sa Senado at naghamon ng suntukan sa Kongreso. Ada ang pipinokaw, tas agin nagaw ti microphone, apo, only in the Philippines. Ito na ang siguro ang administrasyon ng pinakamaraming hearing kaliwat kanan mga isyu. Oh, siguro naparoon na ng karamihan yung agawan ng mikropono sa kamera. Kasi parang yung budget ng DOH at saka PhilHealth ata yon, may gusto, may isang congressman, I think Congressman Lee, na mag-interpolate. Wala, hindi na pinagbigyan. Tapos sigawan na. Tapos talagang ano, kumakalat ngayon sa social media ang mga videos ng mga congressman na ganun ba? Nagsisigawan, sinabayan pa sa Senado. Halos magsuntukan si Senator Alan Peter Cayetano and Senator Juan Miguel Zubiri. So, yan ang tanong. Ano na ang nangyayari sa ating bansa? ano na lang ang kinabukasan natin kung ganito ang... So, balik tayo kay Congressman Marcoleta. Lagay ko, ano yan? Cool lang yan. Tatanggapin yan. Nakakalang, it's a reality. Ano siya sa Agos? Ika nang sumalungat sa Agos. Ganyan talaga eh. So, expected na yan na mangyari kasi nga sa pagdepensa niya kay VP Sara. Kaya lang, ang taong bayan, hindi naman ano, hindi naman bobo ang taong bayan na nagmamasid. Later on, ganyan talaga, pag may prinsipyo kang tao, ipaglalaban mo kung ano yung pinaniniwalaan mong tama. At ito, si Congressman Marcoleta, talagang tumindig siya sa kung saan ang tama na tulungan si BP Sara at ito kanyang na pala tanggal sa mga membership sa committees. Anyway, malapit naman matapos ang Kongreso. Kasi nag-break sila ngayon. I don't know kung kailan sila mag-resume after that filing na ng Certificate of Candidacy October 1. Yan na, filing na. Then, I don't know kailan ang campaign period. So, wala na. Busy na ang mga congressman, senator sa pangangalan. Lalo na sa congressman. Kasi sa Senado, may maiiwan pa man lang doon. 12 lang ang kandidato. So, busy na. Kaya palagay ko, tingin ko kay Congressman Marcoleta, cool lang, tanggapin niya. So, be it. At, sana tatakbo ulit sa GIP party list. Huwag nating kalimutan na sa GIP party list.
baka dyan pa rin siya tatakbo as nominee ng Sagip Party List. Ikakampanya ko yan, Sagip Party List. Ulitin ko, yan na yung ano, yung priority na party list na iboboto ko plus ikampanya ko sa aking mga kaibigan. Kasi talagang ano, saludong-saludo ako dito kay Congressman Mark Uleta. Bukod sa matalino, maprinsipyo, tapos hindi pa bago-bago ang iyang kanyang stand. Kung saan yung tama, doon siya. Yan ang ano, yan ang one of a kind. So kung sino pa yung ganyan na nagtratrabaho ng gusto, matalino, abogado, eh siya pa ang natatanggalan ng pwesto. Eh, only in the Philippines. So, sana maayos na itong mga gusto na ito, lalo na yung nakakalungkot yung muntik magsuntukan si Senator Cayetano at Senator Juan Miguel Subiri. Mabuti napigilan kasi nakakayan pag nagsuntukan. Okay lang yung sigawan. Kasi normal yan, debate, kung minsan magsigaw. Kaya lang yung suntukan, wala na yun. Honorable pa naman ang tawag sa kanila tapos magsusuntukan. Di ba? Nakakalungkot. So, si BP Sara, hindi ako aalis, sabi niya. I am answerable to the 32 million people na naglagay sa akin sa pwestong ito. Okay, pakinggan natin ang kanyang statement, ha, then magbigay ako ng karagdagang comments. Aalis dito dahil nilagay ako ng mga tao dito believing that I will work for the country. And that is what we did. We worked. A trap ni Franz Castro, ni Trillanes, is impeachment. Gumawa sila ng isa pang trap na resignation. Parang papalabas nila, impeach na namin for wrongdoing, whatever. And then, itong isang grupo na ito, umalis ka dyan. Kasi kapag hindi ka umalis, kapituko ka. Kasi sinabi ko naman na noon, no, yung rason kung bakit hindi na kami mag-participate sa deliberations ng Office of the Vice President dyan sa House of Representatives. Dahil nga, sinabi ko na ganoong tao lang naman yung nag-decide dyan. Congressman Zandico and Congressman Martin Romualdez. Hindi ako. Okay. Yan po. Very clear po na response. Hindi siya magre-resign. Ano bang dahilan ng ilang kongresista na manawagan na mag-resign ang BP Sara? By the way, kayo, comment kayo. Dapat bang mag-resign si BP Sara? Sulat ang inyong mga comments. Okay, so ito, ang si House Assistant Majority Leader Jill Bongalon. Criticize niya ng gusto si VP Sara for not attending the plenary debates. Grabing, ang laking issue sa mga kongresista ito yung hindi pag-attend ni VP Sara. Very clear naman nung budget presentation pa lang, very clear na yung I leave it up to you, to the congressman, approve it or not. Hindi ko nadepensahan ang aking budget. Bahala na kayo. O di ba very clear? Tapos ngayon na hindi nag-attend sa budget deliberation si BP Sara, galit sila. Eh binawasan na nga eh. 1.29 billion pesos ang bawas. Eh hindi nagre-reklamo ang BP Sara. Ngayon, gusto pa nilang mag-resign. So sabi ng Congressman Bongalon, kung hindi na po siya interesado sa kanya pong duties and functions as the Vice President, we can ask the Vice President to step down. Oh, mag-resign na lang daw. Eh, mabuti at sumagot kaagad ang OBP Sara na I am answerable to the 32 million people who voted for me. Ako,
ikaw siguro, tayo na bumoto, tayo ang mag-decide kung manatili pa sa pwesto si V. Pizarro o hindi. Kung akong inyong tatanungin, there's no reason for her to resign. Kasi yung hindi pag-attend sa budget, hindi naman yung issue. Total, binawasan na ngayon. What more? Ngayon, approved na po yung House Bill 10800. Nandun na yung nakapaloob 6.32 trillion pesos budget for 2025. Klaro na po ang bawas, laking bawas sa budget, proposed budget ng OBP, 1.29 billion pesos. Ang naiwan lang na budget ng OBP is 733 million. At tinanggap na yun ng buong puso, V.P. Pizarro, kasi I will leave it up to you, to the congressman. Oh, so, dapat tapos ng issue. Eh, bakit ano pa? Bakit manawagan pa na mag-resign? Grabe naman. Okay, so, ito rin, si House Deputy Speaker J.J. Suarez, sinabi rin niya na yung Duterte's absences in the budget hearings run contrary to her mandate. Anong masama doon? Kasi ang mag-approve, mga kongresista, eh, winning niya yung right niya to defend her budget. So, bakit pa ginagawang issue itong hindi pag-attend? So, ang response naman ni V.P. Pizarro is, she did not want to respond to the younger lawmakers in the House. Kasi, kung ano-ano ang itinatanong. Lalo na, yung matagal ng issue na confidential funds noong 2022. Siyempre, Vice President yan eh. Tapos, gigisahin ka ng mga batang congressman. So, kanya-kanyang diskarte yan. So, karapatan ni V.P. Pizarro, being the Vice President, kung mag-attend o hindi. Total, ipinaubayan niya na sa mga kongresista yung pag-approve o disapprove sa budget. Sabi ni V.P., hindi naman kasi ako sasagot sa young guns dahil kailangan ko sumagot sa 32 million na bumoto sa akin. Hindi sa isa o dalawang tao lang. Correct. Ang accountability ni V.P. Pizarro, yung tayo, 32 million people. So, ano ngayon ang standing ni V.P. Pizarro sa Filipino people? Tingnan nyo ang survey. Yung Pulse Asia survey, pinakalates. Sino ang nakakuha ng pinakamataas na approval and trust rating? Walang iba kundi ang ating V.P. Pizarro. Nung DepEd Secretary pa siya, anong ehensya ang palaging nangunguna sa mga surveys? Most trusted government agency? DepEd. So, yun ang mga katibayan ng ating V.P. Pizarro, nagagampanan niya yung tungkulin niya. O, balik tayo sa survey pala, Pulse Asia. 69% ang kanyang approval rating, 71% ang kanyang trust rating, pinakamataas. Tinalo niya ang presidente. Ang presidente, 52% lang ang approval rating. Samantalang ang Speaker of the House, pinakamababang approval rating, 35%. So, nabanggit din ni V.P. Pizarro yung dalawang mortal na kaibigan. Kaibigan na si Trillanes at saka si Franz Castro. Dalawang track, dalawang strategy. Impeachment at saka resign. So, kumakailan lang, nagbitiw na ng informasyon si ex-Senator Trillanes na naka-ready na ang 22 articles of impeachment laban kay V.P. Pizarro. I don't know kung gaano ito katotoo. Naghahanap na lang daw ng congressman na mag-endorse ito para i-file sa committee. Ready na. So, yun. Impeach ka.
O parang pananakot. O impeach ka. O para hindi ka mamayon. Umalis ka na lang dyan. Sa pwesto mo, mag-resign ka na lang dyan. Something like that ang diskarte ni itong mga mortal na kaibigan ni BP Sara. So matutuloy ba yung impeachment? Medyo may kongresista na sumagot, yung young congressman, nakalimutan ko ang pangalan, na parang masyadong malaking issue, sabi nila. Resign na lang. So ano sa tingin nyo? Mag-prosper ba ang impeachment? Kasi si BP Sara mismo ang unang nag-bulgar nito na usap-usapan sa mga kongresista yung pag-impeach kay BP Sara. Up to now, wala pa naman. So, kung sakali mang tutuloy yan, eh medyo gahul na sila sa panahon. Kasi, kampanyahan na, at saka sayang yan, waste of government resources. Sigurado yan, pag ituloy nila, papasa at papasa sa kamara. Kasi, marami talaga ang boboto in favor sa impeachment kay BP Sara sa mga kongresista. Kailang ang labanan sa Senado. Kasi ang mga senador, ang mga judges, ang complainant, mga kongresista. So ano ang labanan? Sabi ni Trillanes, makakakuha daw yung impeachment case, makakakuha daw ng 18 senators na boboto against kay BP Sara para ma-impeach. So tingnan natin. Wala daw amor si BP Sara sa mga senador. Tingnan natin. Okay. So, mamaya, mag-vlog ako tungkol sa budget deliberation naman sa Senado. Aaten ba si BP Sara sa Senate budget deliberation? Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!